Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Kautusan ni Yahweh ang sinusunod araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang patakaran, buong pusong naghahanap sa kanyang kalooban. Ang gawain ay matuwid, namumuhay silang ganap sa kanyang kalooban, ay doon sila lumalakad. Para po sa ating panimulang awit, Guide Me, O Great Jehovah. Tayo pong lahat ay manalangin. O Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat po sa araw na ito na muli mo po kaming pinagbuklod at makinig ng iyong banal na salita. Panginoon, taos puso po naming idinadalangin na nawa ang aming maririnig ngayong umaga ay patuloy na humubog sa aming pagkatao. Magbigay nawa ito ng kalakasan at pag-asa sa bawat isa at maging gabay sa lahat ng aming gagawin. Ikaw ang mag-ingat at maging kasangga namin sa araw-araw laban sa pandemya. Ikaw po ang maging sentro ng panambahan na ito, mangusap ka po sa puso ng bawat isa. Pinupuri ka namin at tinataas ang iyong pangalan, sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa sa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu na mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Walang nilalang na makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Kaya nga, magpakatatag tayo sa pananampalataya dahil meron tayong dakilang pinakapunong pari na pumasok sa kalagitnaan doon mismo sa harap ng Diyos. Siya ay walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan. Subalit kalinmay hindi siya nagkasala.
Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid. Peace be with you. Naway ang pagkapala ng Diyos ay dumaloy sa inyo sa araw na ito upang atin siyang maranasan na itong Diyos natin ay napakabuti at siya'y karapat-dapat na purihin at sambahin. Happy 121st Church Anniversary ng ating simbahan. Tayo po ay nag-celebrate ng church anniversary sapagkat pinupuri natin ang Diyos at tayo ay nagpapasalamat sa mga nauna sa atin, yung ating mga kapatid na nagpupursige na lumago ang ating simbahan. Kaya ito po yung ating naranasan at minana na panampalataya dahil sa kanila. At naging maayos at naging maganda ang ating simbahan dahil sa kanilang kasipagan at dahil sa kanilang pagmamahal sa Diyos. Mga kapatid, huwag po nating kalimutan ang ating mga gawain sa loob ng isang linggo. Tayo po ay mayroong mga online services na ginaganap po natin sa ating simbahan. Kung maaari po, tayo po ay dumalo at makinig ng salita ng Diyos sa pamagitan ng ating prayer covenant na ito ay magsimula po mula Lunes hanggang Sabado sa ganap ng alas 6 ng umaga. Mga kapatid, ano ang sabi ng ating Panginoon? Kung ano yung pinagkaisa natin dito sa lupa, pagtitibayin ng Diyos doon sa langit. At ang ibig sabihin, kung ano yung ginagawa natin dito sa lupa, ito ay pagtitibayin ng Diyos doon sa langit, kung ito ay para sa Diyos. Kaya kung maaari po, i-like at saka i-share po natin ang ating prayer covenant and devotion every Monday hanggang Saturday. Gayon din po mga kapatid, huwag nating kalimutan na daluhan ang ating Sunday school. Ito ay magsimula po ng alas 8:45 ng umaga. Mayroon po tayong Sunday school para sa mga kalalakihan at gayon din po sa mga kababaihan at mga kabataan. At mayroon din po tayong Sunday School para sa mga bata sa pamagitan po ng ating mahal na Diyakonisa Marina Isgira. Mga kapatid, mayroon din tayong Sunday School sa hapon, alas 4 po ng hapon. At huwag din po natin kalimutan mga kapatid na panoorin, daluhan ang ating gawain sa midweek every Thursday, 7 o'clock in the evening, at kayo ay mabubusog sa salita ng Diyos sapagkat kayo ay nakikinig ng magandang balita mula sa ating mga mensahero. Kung nais po ninyo na kayo ay maghandog ng mga bulaklak sa altar, na katulad po nito mga kapatid na napalganda, maaari po kayong makipag-ugnay sa ating church secretary na si Darl
Santiago. Gayon din po sa ating mga kaloob bilang tanda ng ating pagmamahal sa Diyos na ibigay po natin ang ating mga ikapo at mga pangako, mga handog para sa Panginoon. At tayo po ay pagkapalain ng Diyos sapagkat ito ang kanyang pangako na kapag ibinigay natin ito, ang mga ito, ibubuksan ng Diyos ang durungawan ng langit upang ibuhos sa inyo ang masaganang pagkapahala. Ito po ay pangako ng Diyos at tayo po ay nakakatiyak na the more you give to God, the more you receive. Receive blessings from God. Makipag-ugnay lang po tayo sa ating church secretary na si Dar. Kung nais po ninyong kayo ay magbigay ng handog para sa Panginoon. Happy birthday po sa ating mga kapatid na sila po ay magdiriwang ng kanilang karawan sa October 10, Daniel Louis Robio, Premias Season, Rosalina Yalong, sa October 11, Lorenza Weko, sa October 12, Raisa Capuli, Lawrence Sadolio, sa October 13, Karina Agbuya, Joshua Ivan Baltazar, Gabriel Torres, sa October 14, Marilyn Cao, Michelle Mago, at sa October 16, Raquel Tovera. Happy birthday po sa inyo mga kapatid. Nawa dumaloy sa inyo ang masaganang pagkapala at bigyan pa kayo ng mahabang buhay na may kalakasan at kapayapaan. At gayon din po sa mga nagdiriwang o magdiriwang ng kanilang wedding anniversary, ang panalangin po ng inyong pastor naway maging matatag pa ang inyong pamilya na inyong itinayo at dumaloy sa inyong mga tahanan ang pag-ibig, kapayapaan, kasaganaan ng Diyos. Happy wedding anniversary po sa inyo. Mga kapatid, tayo po ay manalangin. Minamahal naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming amang nasa langit, ang Diyos na siyang lumalang ng langit at lupa, Panginoon, kami ay taos pusong nagpapasalamat sa iyo sapagkat pinagpala mo kami, O Diyos, at ipinagkaloob mo sa amin ang lahat ng aming mga pangailangan at ibinigay mo sa amin ang iyong kapayapaan na kung saan kami ay sumusuong sa gitna ng pandemic na ito, ang COVID-19. Panginoon, nais po namin na kayo ang mangibabaw sa lahat ng aming mga sitwasyon sa panahong ito, O Diyos. Pagalingin niyo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman at ingatan niyo po sila, O Diyos, at ilayo niyo po sila sa anumang hindi kaya-aya. At nawa ang salot na ito na aming naranasan ay mawala na sa aming bansa, O Diyos. Maghimala po kayo sa aming mga kapatid na mayroong kahinaan ng kanilang mga pangangatawan. At kami po ay kapasalamat sa pamilya ng aming kapatid Ray Torres sa kanilang ipinagkaloob na pagkapala sa amin. Ingatan niyo po sila at pagpalain pa, Panginoon. Nadalangin namin ang aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Ingatan niyo po sila at bigyan mo pa sila ng mahabang buhay na may kalakasan. Panginoon, ikaw ang solusyon ng aming mga suliranin. Ikaw ang nangako sa amin na anumang maging kahilingan namin ay ibibigay mo sa amin. Hayaan niyo po na ibuhos po
ninyo sa oras na ito ang mga umaapaw na pagkapala sa lahat ng mga nakikinig at mga nanambahan sa iyo sa araw na ito. Ingatan niyo po sila. Ilayo niyo po sila sa anumang kasamaan. At gayon din po, Panginoon, sa mga kapatid namin na walang hanap buhay, ibigay niyo po sa kanila ang isang matatag na trabaho upang maging masagana ang kanilang buhay, lalo na po sa panahong ito. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga membro ng simbahang ito, St. Paul United Methodist Church, na sila ang nagmamahal sa amin at hindi kami pinabayaan sa lahat ng aming mga pangailangan. Kaya ang nais po namin, O Diyos, na suklian niyo po sila ng iyong pag-ibig at ang iyong kasaganaan naway ay kanilang maranasan. Ingatan niyo po sila, O Diyos, na aming Ama, makapangyarihan sa lahat. Pagpalain mo rin po ang aming bansa, naway dumaloy ang kasaganaan at maranasan ito, lalo na sa mga mahihirap. Pagpalain niyo po kami. Dinggin mo po kami, O Diyos, na aming Ama, makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. And amen. Para sa pagbasa sa banal na kasulatan sa Matandang Tipan, ito ay matatagpuan sa Aklat ng Awit, Kabanata 46, mga talata 1-11. Ganito po ang sinasabi. Ang Diyos ay suma sa atin. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan. At handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman. Kahit na sa dagat ang bundok, matangay. Kahit na maggalit yaong karagatan at ang mga burol mayanig, magimbal. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lunsod ay di masisira, ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Nangingilabot din bansa't kaharian sa tinig ng Diyos lupay napaparam. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Ano man ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Maging pagbabaka ay napatitigil, sibat at palasoy madaling sirain. Baluting sanggalang ay kanyang tupukin. Sinabi niya, ihinto ang labanan. Ako ang Diyos, dapat ninyong malaman. Kataas-taasan sa lahat ng bansa, sa buong sanlibutan ay pinakadakila. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Inaanyayahan ko po na tayo po ay magsitindig para sa pagbasa sa Bagong Tipan sa pagkakasulat sa Ebanghelyo ayon kay Lucas, Kabanatang 24, mga talatang 44 hanggang 47. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasakasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises at sa aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. Binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangang maghirap at mamatay ang Kristo at pagkatapos siya ay muling mabubuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Ito ang salita ng Diyos para sa bayan ng Diyos.
sa ating lahat at salamat po sa kabuuan ng Iglesia ng St. Paul United Methodist Church. Salamat po sa privilege na meron ako sa araw na ito na may bahagi ang mensahe ng Panginoon sa inyong kalagitnaan. Na bahagi po ng inyong pagdiriwang sa inyong 121 taong anibersaryo. Maraming salamat po dahil sa ganitong pagkakataon ay meron tayong panahon para magkasama-sama. Hindi nga lang face-to-face, hindi nga lang actual, pero via this kind of platform. At muli po ay happy anniversary po sa inyo po sa kabuuan ng St. Paul United Methodist Church. Happy anniversary po in advance at bahagi po sa inyong pagdiriwang. Sabi nga po doon, ang inyong tema, the God in our stillness and our recovery. At para sa araw po na ito, ang naitaasan po sa akin ay yung verse na in 1 Samuel chapter 12, verse 16, "Now then, stand still and see this great thing the Lord is about to do before your eyes." We need to learn and understand yung sinasabi po dun sa stillness of our God. We need to understand. Ito po yung bagay na nais ko pong i-share sa inyo. Understanding on how God works in the stillness. Paano nga ba kumikilos ang Panginoon sa panahon ng katahimikan, sa panahon ng kawalang pagkilos, sa panahon na parang hindi natin nadarama ang kanyang galaw sa ating mga buhay? Minsan po ako'y nagsasurf sa aking Facebook at sa pagtingin ko sa aking Facebook wall ay nakita ko yung isang post ng isa sa mga kaibigan ko, kababata ko, doon po sa aking home church sa Batangas, sa Knox Crossville United Methodist Church. At siya po ay nag-post noong September 21 at 11:43 p.m. Ang sabi po, ang pangalan niya po ay si Celica or Bonsai Atienza Melo. Ang sabi po sa kanyang sharing ng kanyang story ay ganito, at nais ko po itong basahin. "Nakakatuwa si Lord. Kanina, pag-uwi galing trabaho, ako'y nagtatanong sa kanya, 'Kako, Lord, alam kong nandyan ka naman po palagi sa tabi ko. Kaso, nasaan ga po ako ngayon? Parang di ko na sure. Kere bells ko pa po ba? Nakakapagod the bells na. Pakiramdam ko kasi dahil sa aking pag-aadikha ng mas maayos na kinabukasan para sa pamilya, ay masyado akong nagpadalos-dalos sa mga desisyon at ngayon ay nasa bagong yugto ako ng buhay kung saan wala ako sa aking comfort zone. Nitong mga nagdaang araw din ay nasubukan na naman ng aking pagtitiis sa mga sitwasyong medyo mas mahirap kaysa dating nakagawian. Pero siyempre, di naman ako perfect, kaya nauwi din sa pagkawasang or pagkainis, pagrereklamo at pagkayamot ang sagot ko sa mga bagay na hindi ko kayang gawin o maintindihan. Minsan pa ay napapaisip akong mag-time purse na lang at di na yata kaya ng powers. Hashtag, yaw ko na. Tapos kanina lang, sinagot ni Lord ang tanong ko sa pamamagitan ng kantang to. Habang nakikinig, naging malinaw sa akin ang mensahe niya. Hindi mo kailangang malaman kung nasaan ka ngayon. Ang kailangan mo lang malaman ay hindi kita iiwan ni pababayanan man. Hahawakan lang kita." Yun po ang realisasyon. Ito ang kanyang realisasyon. At ang Panginoon ay kumilos sa kanyang buhay sa panahon na wala siyang makitang katugunan sa kanyang mga pinagdaraanan. Pero, ganun pa man, ang Diyos ay nangusap sa kanya sa pamagitan ng linya ng kanta at ito ang sabi sa kanya ng Panginoon sa pamagitan ng kanta.
At ang saad ng kanta ay ganito. Hahawakan lang kita, hahawakan lang kita, hahawakan lang kita hanggang sa wakas. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Lumisan man ang lahat, ako'y nandito lang. Ito ang realisasyon ng aking kapatid na ito sa pananampalataya. Na sa gitna ng kawalan, sa gitna ng hindi niya maunawaan, ang mensahe sa kanya ng Panginoon sa panahon ng kanyang katahimikan ay hahawakan lang kita hanggang wakas. Hindi kita iiwanan, hindi kita pababayanan, lumisan man ang lahat, ako'y nandito lang. Mga kapatid, sa araw na ito, kung parang di mo makita ang pagkilos ng Panginoon, o parang tahimik ang tahi-tahimik niya, kung nakikita mo itong sitwasyon na pinagdadaanan mo ay isang kumunoy na parang unti-unting inilulubog ka at sumigaw ka man, feeling mo walang nakikinig sa iyo. Kapatid, tandaan mo na ang Diyos sa gitna ng kanyang katahimikan ay hindi nakapikit at hindi nakagapos ang kanyang kamay. Ang Diyos ay kumikilos, hindi man natin ito nauunawaan. Kaya, bilang pasimula sa ating mensahe, ito ang kanyang nais sabihin sa iyo. Sabi sa 1 Samuel chapter 12, verse 16, "Now then, stand still and see this great thing the Lord is about to do before your eyes." Yes, the Lord has something to do in your life, and you should stand still and see this great thing that the Lord is about to do. Tayo po muna ay sumandaling manalangin. Panginoon, kami po ay dumudulog at humihingi po ng patnubay sa inyo sa mga pagkakataong ito. Bigyan mo po kami ng karunungang unawain ng iyong salita at dalangin ko rin, Panginoon, ikaw po ang siyang maitaas at siyang mapapurihan. Itago niyo po ako sa inyong likuran upang ikaw po, Panginoon, ang mabigyan ng kalwalhatian. Ito po ang aking dalangin sa pangalan niyo, aming Panginoong Jesus. Amen. Yes, mga kapatid, sa umagang ito ay nais ipaunawa sa atin ng Panginoon ang kanyang pagkilos sa ating buhay sa panahon ng katahimikan. Alam niyo, mga kapatid, minsan marirealize natin na sa panahon na ito, ang pandemya, ang sitwasyon na ating pinagdaraanan, para bang hindi natin alam kung ang Diyos nga ba ay naririyan pa o kumikilos. Dahil may mga sitwasyon sa buhay natin na parang ang hirap unawain. Sa kung paano nga ba ang pagkilos ng Panginoon sa buhay natin ay nangyayari. Minsan may mga aspeto na parang gusto mo nang bumitaw at paniwalaang hindi ka naman naririnig ng Panginoon sa iyong mga ipinapanalangin. Minsan, kahit na anong pagsisikap mo, ay parang walang kabuluhan lang din yung iyong mga ginagawa at kahit anong pagpapasikat mo pa sa harap ng Panginoon, parang di ka naman niya napapansin. Kaya naman, dumarating tayo sa punto ng ating buhay na nagsasariling kayod tayo, nagsasariling sikap na lang tayo, ginagawa ang mga paraan na alam mo, iyon ang makabubuti. Pero bakit ganon? Feeling mo parang wala pa rin nangyayari. Sabi nga sa ating teksto sa umagang ito, sa unang Samuel, kabanatang 12, versikulong 16, "Now, then, stand still and see this great thing the Lord is about to do before your eyes." Stand still, see these great things that the Lord is about to do. Minsan mapapatanong ka, talaga? Paano? Saan kumikilos ang Diyos?
Kung ating titingnan sa panahon natin ngayon, ang pandemya ay hindi natin malampasan. Ang buhay natin, para bang pahirap na ng pahirap. Minsan, may mga pagkakataon na yung mga kakilala mo o may mga kamag-anak ka na nagkakasakit, andoon ng takot, dadapuan sila ng virus ng COVID-19. At ang pinaka nakakalungkot ay may buhay na nawawala. Hindi lang buhay ang nawawala. Nawawala ng trabaho at kung ano-ano pang sitwasyon ang nagpapahirap sa atin. Minsan talaga ay mapapaisip tayo o mapapaisip ka na paano nga ba ako mag-i-stand still? Asan nga ba yung great things na gagawin ng Panginoon? Dahil sa mga ganitong tanong, kapatid, parang lalo tayong pinaghaharian ng pagdududa. At ang ating isip ay nagsasabi na parang wala ng pag-asa. At parang isang madilim na ulap ang nakatabon sa araw na nagbibigay dilim sa buhay ng bawat isa sa atin. At dahil dito, ang mga bagay na ito ay nagpapalimot na rin sa atin sa mga magagandang bagay na ginawa ng Diyos sa mga nakaraang panahon ng ating buhay na nagtutulak na din sa atin na humanap ng mga paraan at magtiwala sa mga bagay na nakikita at nahahawakan natin dahil parabagang mas mukhang kapani-paniwala yung mga bagay na ito na ating nakikita. Kagaya na lamang ng mga Israelita sa kapanahunang ito ng ating propetang Samuel dito sa ating binabasa ang 1 Samuel. Sa kabanatang 11 at chapter 12 ay malalaman natin kung ito'y ating babasahin kung paano o anong dahilan ni Propeta Samuel sa kung bakit tila ba siya ay nagpapaalam sa mga Israelita at nagpapahayag sa kanila ng mga bagay na kaniyang nagawa at ipinapaalala sa kanila kung ano ang pagliligtas na ginawa ni Yahweh sa kanilang buhay. Sapagkat mga kapatid, kung ating babasahin ang kwento, ay malalaman natin na pagkatapos na magwagi ni Saul sa digmaan laban sa mga taga-Amunita, sila ay madiing humihingi kay Yahweh at kay Samuel ng isang hari na mangunguna sa kanila. Sa kabila ng ginawa ni Yahweh na pagliligtas sa kanila, simula nang sila'y alisin ni Yahweh sa Ehipto, na walang haring nangunguna sa kanila nung mga panahon na yon. Walang hari na namumuno sa kanila. Tanging si Yahweh at ang kanyang mga pinipiling propeta ang nagkakaroon ng pangunguna at paggabay sa kanila. Subalit sa kabila ng mga bagay na ginawa ni Yahweh, ang kanilang pag-iisip ay tila ba natabunan ng takot at pagdududa. Pinangunahan sila ni Yahweh upang mapawi ang kanilang takot. Ginabayan sila ni Yahweh upang magkaroon sila ng kapanatagan at kaligtasan. Na kahit walang hari na nangunguna sa kanila, ay andoon ang kapanatagan at kaligtasan sa kanilang buhay. Pero sa halip na itong mga Israelita ay magtiwala kay Yahweh at patuloy na manangan sa kanya, matapos magwagi si Saul, ang kanilang sinisigaw ay, kailangan namin ng hari na mangunguna sa amin. At ito ay sa katauhan ni Saul. At sa panahon na yon, kay Saul nila nakikita ang pag-asa.
Minsan, mga kapatid, nasa ganito tayong sitwasyon sa panahon na ito. Hindi natin makita yung katugunan sa virus ng COVID. Lagi tayong takot. Lagi tayong nag-aalala. Para bang merong kailangang superhero na dapat dumating upang tayo ay iligtas. At dahil dito, mga kapatid, hindi natin namamalayan na ang mga sitwasyong hindi natin masolusyunan, ang mga problema na hindi natin malampasan, kagaya ng pandemya na ito, na parang walang katapusan at dahil sa takot, hindi natin napapansin, mas pinipili nating pagharian tayo ng pag-aalala at ipagkatiwala ang mga sitwasyon sa tao o mga bagay na akala natin sila ang makatutulong sa atin kaysa magkaroon tayo ng kapayapaan at katahimikan ng kalooban at magtiwala at ipagkatiwala sa Panginoon ang lahat ng bagay. Mga kapatid, ang point ng story na akin pong ibinabanggit dito po sa 1 Samuel chapter 11 and 12 ay ang mga Israelita, para magkaroon sila ng pagkapanatagan, kailangan nila ng hari na mangunguna sa kanila. Kaya humihiling sila kay Yahweh at kay Samuel. Nalimutan na nila ang pagliligtas ni Yahweh sa panahon nung sila'y nasa disyerto, sa mga digmaang kanilang pinagdaanan, na kahit si Yahweh lamang, sila'y nagtatagumpay. Na kailangan nila ang isang hari para magkaroon sila ng kapanatagan. At hindi natin napapansin, mga kapatid, nagiging ganito tayo para mapayapa at magkaroon ng solusyon. Kailangan natin, kita natin yung mga solusyon sa problema. Kailangan nahahawakan natin yung mga solusyon sa ating problema. At kung hindi ganito, kung hindi natin nakikita, kung hindi natin nahahawakan, ang problema sa tingin natin ay problema pa rin. Kaya naman, ano ang ginawa ni Propeta Samuel? Kanyang ginising ang mga Israelita sa kanilang di tamang kaisipan at kanyang iminulat kung ano ang kapangyarihan at kayang gawin ni Yahweh. Kaya dumating tayo sa punto ng 1 Samuel chapter 12 verse 16 na sinasabing, "Now then, stand still and see this great thing the Lord is about to do before your eyes." At si Samuel ay nanalangin. Propeta Samuel ay nanalangin. Nanalangin siya na magkaroon ng kidlat at ulan sa panahon ng tag-anin ng trigo. Malapit na nun ang tag-anin ng trigo. Kaya, ang sabi, "Sige, gusto ko ipapaalala ko sa inyo ang gagawin ni Yahweh. Tumayo lang kayo dyan at tingnan ninyo kung ano ang gagawin ng Panginoon." At si Samuel ay nanalangin na magkaroon ng kulog at umulan. At ng oras na yon, ganun nga ang nangyari, nagkaroon ng kulog at umulan. At muli, natauhan ang mga Israelita sa kung ano nga ba ang kayang gawin ng Panginoon na si Yahweh. Tandaan natin ito, mga kapatid. Hindi sa lahat ng pagkakataon o sa lahat ng panahon, ang solusyon sa ating mga pinagdaadaanan ay ang pagkilos. Minsan o madalas, kailangan natin ng katahimikan. At kailangan lang natin ay ang magtiwala sa ating Panginoon. Hindi ibig sabihin na hindi natin nakikita ang pagkilos ng Diyos ay hindi na kumikilos ang Diyos. Ulitin ko po. Hindi ibig sabihin na hindi natin nakikita ang pagkilos ng Diyos ay hindi na kumikilos ang Diyos. Minsan, para makita natin ang pagkilos ng Diyos, kailangan nating huminto at magpaubaya. Kailangan nating tumingin at makiramdam.
At minsan, kailangan nating makinig at manahimik. Ang pagkilos ng Diyos ay mararanasan natin sa pinakasimpleng kaparaanan. Kagaya nito, nakita ng mga Israelita ang pagkilos ng Diyos sa simpleng pangungusap ni Samuel. At minsan, sa pinakasimpleng paraan, kagaya nito, makikita natin ang pagkilos ng Diyos at ang kanyang kaligtasan ay mararanasan natin. Kung tayo ay mag-stop, mag-look, and listen. If we're going to stop, look, and listen. Ang pagkilos ng Diyos ay mararanasan natin at mauunawaan natin. Sa pamamagitan ng pagtigil, paghinto, we need to stop. Kailangan nating huminto at magpaubaya o maghintay. Ang ganitong kasimpleng kaparaanan ang madalas na kailangan nating gawin upang ang pagkilos ng Panginoon ay ating maranasan. May konting katanungan lang ako. Minsan ba dumating na sa buhay mo, kapatid, na nagawa mo na ang lahat ng paraan, subalit wala pa rin nangyari sa mga ito? Subalit nung ikaw ay huminto, nag-isip, o kaya ay nagpuri sa Panginoon at ipinaubaya sa Kanya ang lahat, biglang andoon ang tulong sa harapan mo. Itong verse po na ito ay tungkol sa isang hari na ang pangalan ay si Hari or si King Jehoshaphat. Ang kanya pong problema ay nagsanib-puwersa ang iba-ibang lungsod. Nagsanib-puwersa ang Moabita, ang Ammonita, at ang ilang Meunita. Upang lusubin ang mga Huda, ang Juda, sa pangunguna po ni Haring Jehoshaphat. Dahil sa ganitong aspeto, nagkaroon ng takot, natakot si Jehoshaphat. Kaya naman, ang ginawa niya po ay nanalangin. At sa kanyang pananalangin, ang tugon sa kanya ng Panginoon ay ganito, "Hindi na kayo kailangang lumaban. Manatili lamang kayo sa inyong kinatatayuan at maghintay." Imagine that. They do not need to fight. Ang kailangan lang nila, manatili na lamang sila sa kanilang kinatatayuan at maghintay. Yun ang tugon ng Panginoon sa kanilang problema. Merong lulusob, makikipaggera, pero ang sabi ni Yahweh, tumayo ka lamang at maghintay. At mga kapatid, if we're going to read, ganun nga ang ginawa ni Haring Jehoshaphat. At if we're going to read, verse 20, in the following verse, ito po ang nangyari sa kwento. Kinabukasan, maaga silang lumabas patungo sa ilang ng Tekoa. Ngunit bago sila umalis, sinabi sa kanila ni Jehoshaphat, "Makinig kayo, mga taga-Huda at Jerusalem. Magtiwala kayo sa Diyos ninyong si Yahweh at magiging matatag kayo. Maniwala kayo sa kanyang mga propeta at magtatagumpay kayo. Matapos niyang palalahanan ng mga tao, pumili siya ng mga awit na magpupuri kay Yahweh dahil sa kanyang kahangahangang kabanalan. Inilagay niya ang mga to sa unahan ng hukbo habang daay umaawit. Purihin si Yahweh, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman." Nang marinig ng mga kaaway ang awitan, ginulo sila ni Yahweh. Dahil dito, sila ang nagkagulo. Sinalakay ng mga Ammonita ang Moabita, ay ang mga kasama nilang mga taga-Edom, at nilipol nila ang mga ito. Pagkatapos, sila ang nagpatayan. Mga kapatid, tumayo lamang sila. Naghintay. Tumayo lamang sila at naghintay.
Meron silang pinaunang umaawit at sila'y nagpupuri sa Panginoon at sila'y nagtagumpay. Nagtagumpay ang mga taga-Huda at mga Jerusalem. Tumayo lamang sila at naghintay at umawit. Nanalo na sila. Minsan talaga kakaiba ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Sa kung papaano niya tutugunan tayo sa ating mga kalagayan. Imagine that, mga kapatid. Tumayo at umawit lang sila, nagtagumpay na sila. Ganun talaga eh. May mga pagkakataon talaga sa buhay natin na ang Panginoon ay ang hirap unawain. Mahirap unawain ang Panginoon, pero yun talaga ang totoo. Sa ganong kaparaanan, may mga pagkakataon talaga na hindi natin kailangan kumilos. Ang kailangan lang natin ay tumigil, tumayo, nang may pananampalataya at hayaang ang Diyos ang kumilos. Kung alam natin na nagawa na natin ang lahat, huminto tayo. Tigil muna tayo at ipaubaya na natin sa Panginoon ang mga kasunod nito. At doon, maunawaan natin ang ibig sabihin ng salitang stand. Ang ibig sabihin, still and know that I am God. Still, manahimik, tumayo, tumigil, at alamin na siya ay Panginoon. Hindi natin kailangan minsang kumilos. Ang kailangan lang natin ay pagkatiwala sa Panginoon. Hindi lang yon, mga kapatid. Hindi lang natin kailangan minsang tumigil. May mga pagkakataon na ang katugunan ng Panginoon sa panahon ng kawalaan or kapanahon ng katahimikan or hindi natin alam ang nangyayari. May mga pagkakataon na ang kanyang pagkilos ay mauunawaan natin kung tayo ay titingin sa ating paligid at pakikiramdaman ang kilos ng ating Diyos. Sa ating biblical verse na ginamit na 1 Samuel chapter 12 verse 16 na sinasabing, "Now then, stand still and see these great things the Lord is about to do before your eyes." Tuwirang sinabi ni Propeta Samuel na, "Tingnan ninyo mga Israelita." At doon pa lamang sila namulat kung ano nga ba ang pwedeng gawin ng Panginoon. Bakit? Dahil masyadong silang nabulag ng kaisipang kailangan nila ng hari. Na ang kaligtasan at katugunan sa kanilang hinahanap ay si Saul na nananalo sa digmaan. At alam nyo, mga kapatid, minsan, ang katotohanan, minsan ganito tayo. Minsan, hindi natin nakikita ang pagkilos ng Panginoon bagkus yung kanyang katahimikan ang ating napapansin. Hindi nyo ba minsan namamalayan na sa panahon ng problema, ang napapansin natin ay ang hindi pagkilos ng Panginoon. At dahil doon, nagkakaroon tayo ng kaisipan na parabang, oo nga no, parang hindi ko nakikita ang Diyos. At dahil doon, naiisip natin na parang wala siyang alam sa nangyayari sa buhay natin. At iisipin natin, parang wala namang pakialam ang Diyos sa buhay ko. At dahil doon, tayo ay hahanap na nang sa tingin natin ay siya ang solusyon sa ating mga kahirapan. Habang ginagawa ko ang sermon na ito, mga kapatid, napaisip ako, totoo nga ba na may mga panahong di kumikilos ang Diyos sa buhay natin?
Sa aking pagbubulay-bulay nito, ay aking tinatanong, hindi nga ba talaga kumikilos ang Diyos? Or may mga panahon nga ba talaga na tahimik ang Diyos sa buhay ko? Minsan napapaisip ako, totoo nga ba ito? Na hindi nga ba kumikilos ang Diyos sa buhay natin? O baka naman, nabubulag lang tayo at di natin nakikita ang pagkilos ng Diyos dahil tayo mismo ang nagseset ng mga bagay na gusto nating makita sa kung ano ang gagawin ng Diyos. At marahil, minsan ay talagang ayaw nating tingnan yung pagkilos ng Diyos dahil hindi ito sang-ayon sa ating mga kagustuhan. At sa aking pagbubulay nito, na-realize ko na mali ang kaisipang hindi kumikilos ang Diyos. Hindi lang natin napapansin ang kanyang pagkilos dahil iba ang ating nais o hinahanap na gustong pagkilos ng Diyos. Iba kasi ang gusto nating kilos ng Diyos. Meron kaming mga kaibigan sa Knox nung ako'y doon pa nakadestino na sa di inaasahang pagkakataon ay nagkaroon sila ng sakit ng COVID. Tatlo sila sa kanilang tahanan at silang tatlo ay nagka-COVID. Nung una, nagtatanong sila kung bakit ang dami-daming pwedeng magkaroon o ang dami-daming tao na pwedeng mahawa o magkaroon ng sakit, bakit sila pa? Dumating sa punto na sila ay nagtatanong sa Panginoon dahil sa sobrang paghihirap na kanilang dinadaanan. At para bang isang parusa itong sitwasyon na kanilang dinadaanan. Sobrang silang nahihirapan sa sitwasyon at dumating sa punto na kino-question nila ang kabutihan ng Diyos sa kanila. Kasi ang kanilang iniisip, tapat naman kami sa Panginoon. Bakit parang isang parusa itong nangyayari sa amin? Ito po yung kanilang naiisip. Subalit, isang pagkakataon, nang kami po ay nagkukwentuhan, bago kami manalangin, magkakausap, sinabi nila, Pastor, na-realize po namin na isa pong pagpapala itong COVID sa amin. Itong sitwasyon na ito. Kasi, Pastor, mas nakita po namin ang kabutihan ng Diyos sa panahon na ito. Dahil nagulat po kami yung mga hindi namin kasundo dito sa Knox. Sila po pa po yung unang mga nagpaabot ng tulong sa amin. At ang pagpapala po ay talagang nag-uumapaw. Mga kapatid, sa mga ganitong patotoo ay makikita natin ang pagkilos ng Panginoon ay depende sa kung paano natin ito tinitingnan. Kung titingnan natin ang context ng verse na ating binasa sa 1 Samuel, mapapansin na para bang pagpaparusa ang ginagawa ni Yahweh sa mga Israelita. Pero hindi ganoon ang nangyari. Ito ay naging isang pagmumulat sa kanila sa kung ano ang kayang gawin ng Diyos. Marahil ganun din sa ating buhay. Paano ba natin tinitingnan ang mga pangyayari sa ating buhay sa bawat araw na dumarating? Kung ikaw ay may problema, paano mo ito tinitingnan? Ano man ang problemang ito, paano mo siya tinitingnan? Tinitingnan mo ba ito na ang Diyos ay di kumikilos o tinitingnan mo ito na isang pagkakataon para makita ang kamakahamanghang gagawin ng Diyos sa buhay mo? Isang magandang halimbawa ang batang si David nang siya ay papunta sa kaniyang mga kapatid para magdala ng pagkain. Nakita niya si Goliath at narinig niya ang panglalait na ginagawa nito sa mga Israelita. Kaya nagalit siya as gusto niyang
kalabanin sa mga panahon na yon si Goliath. Ganun na lamang ang lakas ng loob ni David dahil yung laki at tikas ni Goliath, hindi niya ito nakikita ang isang hadlang. Dahil yung sitwasyon na yon ay tinitingnan ni David na isang pagkakataon upang siya'y gamitin supilin. At ito ang kanyang kaibahan kay Haring Saul. Si Haring Saul, nakita niya si Goliath na isang mapanganib na sundalo, kaya sila ay natakot na takot sa kanya. At malamang mga kapatid, nagiging ganito rin tayo pag may mga mabibigat na problemang pinagdadaanan tayo. Kaya naman, madalas nakikita natin hindi ang pagkilos ng Diyos, kung hindi ang mga kahirapang ating dinadanas. Kaya, isang magandang paalaala sa atin ang mensaheng ito, na we have to look at the positive things sa mga sitwasyong ating pinagdadaanan. Look at your situation as a plan of God, and He has a purpose to do. Tingnan natin ito hindi isang problema, kung hindi isang sitwasyon na ang Panginoon ay maitataas at mapaparangalan. Isang kaparaanan upang tayo'y iligtas ng Diyos sa mga sitwasyong ating pinagdaraanan. Ito ay paalaala sa atin na tayo'y hawak ng Diyos, pinapaalala sa atin na hindi niya tayo iiwanan at hindi niya tayo pababayaanan. At panghuli mga kapatid, ang pagkilos ng Diyos ay ating maunawaan kung tayo ay tatahimik at makikinig. Lalo nyo, natatawa ako nung binubulay ko yung message na ito. Nung ibigay sa akin ang topic sa message ko para sa araw na ito. At ang aking objectives sa sermon ay ganito, to understand how God works in the stillness. At para maging malinaw sa akin yung objective ko, tinignan ko ang meaning ng stillness para sure ako. Ang isa sa mga meaning ng stillness ay silence or quiet. Ang iba naman, ang ibig sabihin ay absence of motion. Sabi nga ay silence. Nakakatawa lang isipin na makikita natin ang pagkilos ng Panginoon sa panahon ng katahimikan. Nakakatawa lang isipin na makikita natin ang pagkilos ng Panginoon sa panahon ng katahimikan. Tapos, ang kailangan mong gawin para maunawaan ang pagkilos ng Diyos ay makinig. Makikinig sa katahimikan? Kakaiba, no? Pero alam nyo, totoo po. Nakakatawa man ang pagkilos ng Diyos, pero ganun ang katotohanan. Minsan, sa panahon ng katahimikan, natin maririnig ang tinig ng Diyos. Dahil, bakit? I will going to quote ang sabi ni Rick Warren, "We often miss hearing God's voice simply because we aren't paying attention." Kailangan nating manahimik upang marinig ang tinig ng Diyos sa katahimikan. Kailangan nating manahimik upang marinig ang Diyos, tinig ng Diyos sa katahimikan. Dahil sa ganong kaparaanan, tayo ay nakaka-focus sa nais sabihin ng ating Diyos. Madalas, kaya siguro din natin maunawaan ang Panginoon dahil we are not paying attention sa kaniyang mga sinasabi. Bakit? Gusto kasi natin tayo ang nagsasalita. Gusto kasi natin tayo ang nagkukontrol. Gusto kasi natin tayo ay nasa kasiguraduhan. Tayo ay nasa comfort zone. At pag tayo ay nawala na doon sa comfort zone natin, aligaga na tayo. Tatatakot na tayo. Kagaya na lamang ng kwento na aking binasa sa pasimula.
Hindi alam ng aking kapatid nito ang kanyang gagawin. Dahil hindi niya alam ang kanyang gagawin, ang kanyang solusyon sa problema ay ang pagkagalit, pagkainis at pagkayamot. Subalit, katahimikan pala ang kanyang kailangan. At noong siya ay nanahimik, narinig niya ang tinig ng Diyos. Sabi po sa 1 Samuel chapter 3 verse 9, ito po ay ang kwento tungkol sa pagtawag kay Samuel. Siya po ay nasa patnubay ni Propeta Eli noong mga panahon na yon. Si Samuel ay bata pa. Lagi po siyang may naririnig na tinig na nagsasabing, Samuel, Samuel, Samuel. At pag naririnig niya yon, ay pumupunta siya kay Propeta Eli at tinatanong niya, tinatawag niyo po ba ako? Hindi, sabi ni Propeta Eli. Pero sa panghuling pagkakataon, sinabi ni Propeta Eli sa kanya ang ganito in verse 9 ng chapter 3 ng 1 Samuel, mahiga kang muli. Kapag narinig mong tinatawag ka, ganito ang sabihin mo, magsalita po kayo, Yahweh, nakikinig po ang inyong lingkod. At muli ngang nahiga si Samuel. In verse 10, si Yahweh ay lumapit kay Samuel at muli itong tinawag, Samuel, Samuel. Sumagot si Samuel, magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod. How can we know that God is working in the midst of silence? How are we going to understand on how God works in the stillness? Ang panghuli, kapatid, is silence. Makinig tayo sa tinig ni Yahweh. Sabi ni Samuel ay ganito, magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod. Kapatid, if you are in the midst of a storm, meron kang problema na pinagdaraanan, maupo ka, magmasid ka, at sabihin mo sa Panginoon, O Yahweh, Panginoong Diyos, Panginoong Jesus, magsalita po kayo, makikinig ako. At tumahimik ka, kapatid. Be sensitive sa kung paano kikilos ang Diyos sa iyong buhay. Ang buhay ko po, bago ako naging pastor, ay magulo. Magulo po. Kung ano-ano po ang aking karanasan sa aking buhay, natuto ako ng iba-ibang klase ng bisyo, natuto ako ng mga bagay na hindi akma. Bagaman ako'y mananampalataya na kabataan ako noon, presidente ng kabataan, ang buhay ko ay nasa mali. Nagdadrugs ako noon, nasa bisyo ako noon, natutupa ako magtulak ng masamang drugs. Pero eventually, hinahanap ko rin yung sarili ko. May isang pagkakataon, sem break noon, nag-outing kami sa Lemery. After that, lasing na lasing kami ng mga kaibigan ko. Diretso kami ng Tagaytay. Doon kami nagstay sa bahay ng kaibigan ko. Alam niyo po, in the middle of the night, ako po'y nanaginip. At doon sa aking panaginip, ako po ay nasa isang riot. At doon sa isang riot, ako ay nasaksak. At doon, nung pagkasaksak sa akin, ako'y umupo at ako'y sumisigaw na sinasabi ko doon sa mga kaibigan ko, may tama ako, nasaksak ako. And eventually, bigla akong naalimpungatan. Pagkatingin ko, katabi ko yung dalawa kong kaibigan na lasing. At alam nyo, mga kapatid, ang tahi-tahimik nung mga panahon na yon. Madaling araw, walang taong gising, ako na lamang. Ako na lamang ang gising. Ang tahi-tahimik. At iniisip ko yung panaginip ko. And then, merong isang maliit na tinig na napakalakas sa aking pandinig na nagsasabing, anak, kung hindi ka magbabago at titigilan yung ginagawa mo, ganyan ang mangyayari sa iyo. And eventually, I start
crying sa mga oras na yon. Tinatawag na pala ako ng Panginoon. At simula noon, pinasok ko yung buhay ko sa proseso at unti-unting nagpabago sa pagkilos ng Diyos hanggang sa ngayon. Ako po ay narito sa inyong harapan, naglilingkod sa Panginoon at nagpapahayag ng Kanyang kabutihan. May mga pagkakataon sa buhay natin na ang tanging solusyon sa mga bagay na ating pinagdaraanan ay ang katahimikan at pagpapaubaya sa pangungusap ng ating Diyos. Kapatid, ikaw ba'y napapagod na? Baka kailangan mo nang munang tumigil. Ipagkatiwala ito sa Panginoon. Ikaw ba'y masyado nang nalilito sa sitwasyong iyong pinagdaraanan? Baka kailangan mong masdan ang iyong kapaligiran. Tingnan, baka kasi ang kilos ng Diyos ay nasa harapan mo na lang, hindi mo pa napapansin. Ikaw ba'y masyado nang gulong-gulo sa iyong buhay sa sobrang dami ng problema ang iyong pinagdaraanan? Kapatid, baka kailangan mo munang manahimik, manalangin, at magkaroon ng puwang upang pakinggan ang tinig ng Diyos sa iyong buhay. Ang pagkilos ng Diyos ay hindi nawawala. Ang pagkilos ng Diyos kailanman ay hindi natatapos. Lagi siyang nariyan. Kailangan mo lang itong unawain. Pakiramdam, maging sensitibo, manahimik, tumigil, at tingnan ang nangyayari sa iyong kapaligiran. Pagpalain tayo ng Panginoon, naway ang mensaheng ito'y nagdulot sa atin ng kapanatagan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Thank you.
para po sa paghahandog ng mga ikapo, pangako at kaloob at pasasalamat. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ang mga kamay. Ang taong matulungin ay luluwag ang pamumuhay at ang marunong tumutulong ay tiyak na tutulungan. O Diyos na aming Ama, makapangyarihan sa lahat. Diyos na lumalang ng langit at lupa. Panginoon, Ikaw nga po ay karapat-dapat na handugan at pasalamatan sapagkat napakabuti ang iyong ginawa sa amin. At narito po ang mga kaloob ng iyong mga anak bilang tanda ng kanilang pagmamahal sa iyo, O Diyos. At nawa ang mga kaloob na ito ay magbibigay ng umaapaw na pagpapala sa mga nagbibigay nito, O Diyos. Ingatan niyo po sila. Panginoon, tanggapin niyo po ang aming mga kaloob na ito. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon na tagapagligtas. Amen. Para sa awit ng pagtatalaga at pasasalamat, awitin po natin ang Standing on the Promises. Of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest, I will shout and sing. Yes, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior, of Christ the Lord, bound to Him eternally by love's strong cord, overcome daily with the Spirit's sword, standing on the promises of God. Standing, yes, I'm standing on the promises of God, my Savior, standing on the promises.
Mga kapatid, muli po tayong manalangin at tayo po ay magpapasalamat sa Diyos sapagkat napakabuti ang Kanyang ginawa sa atin. Tayo po ay manalangin. Muli kaming dumudulog sa iyo, O Diyos, sa oras na ito. At kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa iyong kabutihan na iyong ipinadama sa amin, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po na ikaw ay karapat-dapat papurihan, pasalamatan sapagkat iginawad mo sa amin ang iyong pagliligtas, ang iyong pagmamahal, at ibinuhos mo sa amin ang lahat ng aming mga pangailangan. At dahil dito, Panginoon, lagi ka naming pupurihin at pasalamatan sa anumang oras. At kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, Diyos na magkapalang sa lahat, sapagkat itatag mo ang iglesyang ito upang maging agent of transformation para sa mga tao. At salamat po sa mga nauna sa amin, mga pastors and deaconesses, mga manggagawa dito sa St. Paul UMC, na sila ay naging bahagi ng aming kasaysayan na iginawad mo sa kanila, O Diyos, ang pagbabago ng lipunan sa pamagitan ng pag-aaral at pagtuturo ng iyong banal na salita, ang Biblia. Salamat sa mga laiko na siyang nauna sa amin, na sila ang dahilan kung bakit mayroon kaming napagandang simbahan, na itinalaga nila ang mga buhay, ang kanilang mga salapi at buhay upang bigyan ka ng karangalan, O Diyos. At naway ang mga naiwan ay ipagpatuloy ang mga bakas na kanilang ginawa noong unang panahon. Panginoon, salamat po sa iyong pag-iingat sa amin, lalo na sa panahong ito na mayroong kaming salot. Ngunit hawak mo ang aming mga buhay at ipinakita mo sa amin ang iyong makapangyarihang kamay upang kami ay maging panatag at lubusan naming maranasan ang iyong kabutihan, ang iyong pag-iingat, at ang iyong ipinagkaloob sa amin ang lahat ng aming mga pangailangan. Ang nais po namin, O Diyos, na ikaw ay pasalamatan at kami ay magsisikap na gawin ang pinakamainam na dapat naming gawin sa iyo, na ikaw ay karapat-dapat na paglingkuran dahil sa iyong ginawa sa amin. Naging makulay ang aming buhay dahil sa iyo. At naging panatag kami kahit mayroong ganitong pandemic sa aming bansa. Ngunit hindi kami mayayanig at matinag sapagkat hawak mo kami ng iyong makapangyarihang kamay. O Diyos na aming Ama, purihin ka. Purihin ka at pasalamatan ng simbahang ito at dinggin mo ang aming mga papurit pasalamat. Salamat nga po na umabot kami ng 121st founding anniversary at nawa ang aming selebrasyon na ito ay maging makabuluhan para sa iyo, O Diyos. Tulungan niyo po kami na magampanan namin ang pinakamainam na dapat naming gawin para sa iyo. O Diyos naming Ama, maraming salamat po. At naniwala po kami na mayroon namang panibagong mga pagpapalang umaapaw na aming maranasan. Sapagkat ang aming Diyos ay napakayaman at puno ng kahabagan at pagmamahal. Salamat po, O Diyos na aming Amang nasa langit. Purihin ang iyong pangalan, O makapangyarihang Diyos. Ito'y dinudulog namin sa iyong pangalan, sa pangalan ni Jesus, na siyang nagliligtas sa amin at nagbigay ng buhay upang kami ay magkaroon ng buhay
na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. And Amen. Ipinagpapasalamat natin ang mga salita na narinig natin at sa paglabas natin sa templo ng ating Panginoon Diyos. Asahan niyo ang kanyang mga pangako. Hindi kayo pababayaan. Magpapatuloy kayo sa inyong paglalakbay na kasama ninyo ang ating Panginoon Diyos. At dahil yan, tanggapin natin ang patuloy na biyaya, ang pag-ibig at ang kanyang pagkikpisa ng kanyang banal na espiritu ang siyang sumaatin mula ngayon at sa darating na panahon. Amen. Thank you.